So ngayon, lalagyan ko to ng pangpatibay mga Mr. Ben. So malalaman nyo mamaya kung ano yun. Hello mga Mr. Ben, nandito na naman tayo, nagbabalik. Ayan. So bago pala tayo magsimula sa video natin, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo na nanonood ng video natin. So thank you very much po sa walang-sawa niyong pagsuporta sa channel natin. Ayan. At ngayong araw ay gagawa po ako ng pana ko, yung ito, yung sa shop ko. Ayan. So yung problema ko kasi pag namamana ako pag gabi, ito parati itong nasisira dahil sa bato. Pag tumama to sa bato, parati itong sira. Dati kasi ganito yan kahaba, oh, mayroon pang ganyan yan kahaba. So ngayon, ganito na lang kasi pag tumama sa bato, sira. So maghahasa ka na naman kasi sira. So ngayon, gagawa natin to ng paraan kung paano gawing matibay to mga Mr. Ben. So ito, may ilalagay ako dito para maging matibay to. At hindi lang po ito para sa akin, para rin po ito sa lahat ng mga spiro na ito yung problema. Yan. So ito kasi yung pinaka-importante sa atin pag tayo namamana. So kailangan ito, dito nasisira. Kasi pag nasisira to, pag pinana natin sa isda, hindi na makapasok. Hindi na ito tatago sa isda kasi nga sira na, purol. So ngayon, lalagyan ko to ng pangpatibay mga Mr. Ben. So malalaman nyo mamaya kung ano yun. So umpisa na natin mga Mr. Ben. Tara. So ito na mga Mr. Ben. Di ba ito yung shop natin? Nakikita nyo pa po to? Ito. Yan. Concrete nail po ito. So ito po yung ilalagay natin dito sa dulo. Yan. Idudugtong natin dito para maging matibay na yung shop natin. Kasi ito talagang panglaban sa bato to, kasi pako to para sa bato. So pag kahit tumama ito sa bato, hindi to basta-basta masisira kasi concrete nail to, matigas. Kaya ito yung ilalagay natin dito sa dulo na to para mas tumibay yung shop natin. Yan mga Mr. Ben. So ito po ay sarili lang po nating idea para po gusto ko lang i-share sa inyo. So ito yung gagawin natin mga Mr. Ben, oh. Yan, oh. Yan, putulin natin to dito, tapos idugtong natin to para mas tumibay yung shop natin. Yan. So kailangan magiging ganyan yung itsura niya mga Mr. Ben, yan, oh. Kailangan mali ito para pagdugtong natin dito tsaka pag welding mamaya. Yan, oh. Bali dito papasok yung welding natin. Yan. Take note mga Mr. Ben, dapat yung gagamitin natin yung welding rag is stainless. Yan. Tapos i-align nyo po to para hindi siya mag baliko. Yan. So kailangan ano to, straight na straight to. Yan. Welding na tayo mga Mr. Ben.
grindering lang natin to guys. Yan to. Pinuhin lang natin to tapos magpuputol na tayo dito. Yan. Bali ito na yung pinaka talim natin dito sa concrete nail na to. So, putulin na lang natin dito mamaya. So grinder muna natin to. Kailangan natin pinuhin to. So ayan mga ka-Mr. Bin, nagawa na po natin. So medyo hindi nahalata na may dugtong. Ayan. So magiging matibay na to yung dulo na to mga ka-Mr. Bin ito. Kasi concrete nail na po ito. Ito na yung stainless dito. Ayan. Ito concrete nail na. So siguradong kahit tumama to sa bato, kayang-kaya na niyang basagin yung bato. Or hindi na to basta-basta mapuporol kasi ano na nga to, concrete nail yan. So ayan mga ka-Mr. Bin, sana po ay may natutunan po kayo. So hindi lang po para to sa akin, para din po ito sa lahat ng mga aspiro o mga namamana na gusto magkaroon ng ganito katibay na shop yan. So sana may natutunan po kayo sa video ito, at kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel natin yan, pakisubscribe na po. And thank you very much po sa inyong lahat.